Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ni Fredie Roach na isang immortal si Pacman. Sinabi ni Coach Fredie, gusto daw ni Pacman ng isang challenge kapag naririnig daw niya na pabor kay Spence ang betting odds. Mas lalong ginaganaan si Pacman, nagbibigay daw sa kanya ng mas malakas na motivation. Alam daw ni Pacman na mahirap kalaban si Spence, ito ang isa sa pinakamahirap na laban sa kanyang karir. Kaya hindi na rin daw nagtaka si Coach Fredie kung bakit maganda agad ang kondisyon ni Pacman dahil nagsimula na daw agad ang training dito sa Pinas. Kakaiba daw ngayon ang sipag ni Pacman sa training kung dati nagpapahinga ng isang araw pagdating sa LA pero ngayon diretso na daw agad sa training. Malayo na daw ang naabot ni Pacman sa boxing, maraming laban ang pinagdaanan pero kakaiba daw ang laban niya kay Errol Spence, isang special na laban na kailangan niya maipanalo. Maraming mababasag na record kung ito ang makuha ni Pacman mga tol, sinabi ni Ka Fredie. Hindi lang daw pound for pound at makakuha ng unified title. Dito daw masusukat ang pagka-immortality ni pambansang kamao. Isang immortal na daw sa boxing kung mabaklas niya si Errol Spence. Napaaga daw ang sparring session ni Pacman. Nag-request daw agad si Pacman na mabigyan ng ka-sparring. Kaya binigay ni Fredie ang dalawang southpaw fighter. Pagkatapos ng sparring, bumilib naman kaagad ang dalawang prospect. Sobrang bilis daw ng kamao ni Pacman. Sa ibang banda naman, kung tignan po natin ulit ang betting odds mga tol, nabawasan ang pagiging underdog ni Pacman. Naapektuhan ng betting odds pagkatapos lumapag ang paa ni Pacman sa US. Ito ang bagong betting odds, Errol Spence negative 240, samantala si Pacman positive 180. Ibig po sabihin $240 ang taya kay Spence, mananalo ito ng $100. Samantala kay Pacman $100 ang taya, mananalo ito ng $180. Yamado pa rin si Errol Spence mga tol, pero nabawasan ang pagkalyamado kumpara sa unang nilabas na betting odds. Kaya asahan po natin bago mag August 21, magbabago pa ito tulad sa nangyari laban kay Kit Turman. Sa ibang balita naman, Teofimo Lopez versus George Kambosos, balak ilipat sa Australia ang laban. Nagkaroon ng virus si Lopez kaya kailangan ipospon. Target sa October 17, balak na rin ilipat sa Australia ang venue. Hindi naman pumayag ang kampo ni Teofimo Lopez. Kung ito daw ang desisyon ng Thriller, wala na daw pagpipilian si Lopez kundi ibakante ang titulong IBF. Mandatory si Kambosos sa titulong IBF. Kung ibakante ni Lopez ang titulo mga tol, kailangan lumaban si Kambosos sa rank number 2 para sa bakanteng IBF. Pero inaayos na daw ito ng Thriller para matuloy pa rin ang bakbakan sa US. Sinabi na rin ni Bob Arum mga tol kung matuloy ang laban ni Lopez at manalo, kailangan daw niya harapin si Lomachenko sa pangalawang laban. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.